Ang prutas ay nagtataglay ng sugar na maaring makapagpagising sa ating diwa at gawin tayong hyper o aktibo. Kaya nga, iwasan ang pagkain ng prutas sa gabi kung kailangan o kung maiwasan din lang natin ka NSTLC. At gusto nating makatulog kaagad lalo na't may mga responsibilidad pang sisimulan at tatapusin kinabukasan. Kami po'y nagbabalik para sa episode 22.3. Again, ito si Nurse Sam, tunay lang hapcharap. Good day, KNSTLC. This is Nurse Sam, a nurse by profession and cooking is my passion. Tender Loving Care or TLC has traditionally been used as a defining term that characterizes nursing, which entail expression of comforting the human spirit. On the other hand, as far as cooking is concerned, TLC, which stands for Tunay Lang Hapcharap, is conceptualized by yours truly to share expertise in different Filipino cuisines blend with compassionate love. Ang prutas ay isa sa importanteng pagkain na need natin kainin dahil di natin maitatanggi na nanggagaling sa prutas ang napakaraming sustansya, bitamina at mineral na nakapagpapanatili sa isang malusog, malakas at masiglang katawan. Ngunit alam nyo ba na may ilang alituntunin na dapat at mabuting sundin sa pagkain ng prutas? Ito ay para mas makuha at magamit ng katawan ang sustansyang naibibigay nito. Alam kong marami sa atin ang ginagawang panghimagas ang prutas. Madalas, pagkatapos kumain ng kanin, isusunod na ang slice ng mangga o papaya at mga napapanahong prutas. At ang pinakamadalas na nakikita lalo sa mga kainang karinderya at resto ay ang panghimagas na saging. Ang pagkain ng prutas araw-araw bilang bahagi ng regular na pagkain ay may napakagandang benepisyo sa digestive system. At kung sabihin na nating sa buong katawan, ngunit kung mali sa timing ang pagkain ng prutas, maraming bitamina mula rito ang nasasayang at nawawala sa halip na nagagamit ng katawan. Halos lahat ng prutas ay pinanggagalingan ng fiber, potassium, vitamin C, folate at napakarami pang iba. Ang mga nutrients na mula sa prutas ang siyang tumutulong para malabanan ang sakit, mapababa ang antas ng sakit sa puso, stroke at alta presyon. Subalit ang pagkain ng prutas na hindi nalalaman ng tamang pagkain nito ay maaaring makapagdulot ng problema sa halip na benepisyo. Narito ang makakatulong na tips sa atin sa pagkain ng prutas. Iwasang sabayan ng kahit anong pagkain ng prutas maliban kung parehong prutas din ang ating kakainin o kinain. Ang proseso ng pagtunaw sa prutas sa loob ng tiyan ay napakabilis. Gumagamit ng iba't ibang enzymes ang katawan para ito'y tunawin. Kapag kinain ang prutas, nakasabay ang ibang uri ng pagkain, natatagalan ang pagpoproseso nito sa tiyan. Kaya ang mga nutrients, fibers at mga simple sugars mula sa prutas ay hindi agad nagagamit ng sistema. Kapag kumain ng prutas kasabay ang ibang pagkain o pagkatapos kumain ng kanin, ang prutas ay naiiwan ng matagal sa stomach kasama ng iba pang pagkain at nabubulok itong pagdating sa bituka. Kaya kung nakakaramdam ng di natunawan, dighay ng dighay, pangangasim ng sikmura at iba pang di magandang pakiramdam sa tiyan, ito ay maaaring bunga ng kombinasyon ng maling pagkain ng iyong kinain. Kapag nanatiling mali ang paraan ng pagkain ng prutas, maaari itong magdulot ng iba pang problema sa kalusugan na kadalasan ay nagmumula sa digestive tract.
love. In this segment, we will acknowledge a person, group of people, family, or even certain community for their unwavering contributions and good deeds to NERSAM, my family, and to the community as well, before and up to this present time, by sharing cooked food after the demonstration. Madumi, mabaho, at tagapulot ng kalat. May hila-hilang karitong kahoy, daladalang sako o garbage bag, o sakay-sakay ng garbage truck na namumulot at nangungulekta ng kadalasang desegregated waste tulad ng papel, bote, karton, plastic bottles o containers, bakal at iba pa, saka dadalhin ang mga nasabing kalakal sa dump site or junk shop para ibenta at maging pera ang napulot na bagay-bagay na sa atin ay wala ng kwenta at saysay. Pero sa totoo lang, may malaking potential na kita sa ganitong hanap buhay. Sabi nga ng nakararami, may pera sa basura. Na binasura at ang laki ng ginagampan ng tungkulin ng mga tao sa likod nito, sa kapaligiran at kalikasan. Sa isang artikulo sa pahayagan, Environment Warriors kung sila'y tawagin, wherein sila ang literal na gumagawa ng dirty works, hindi lamang bilang kabuhayan, kundi para din sa kapakanan ng kalikasan. Ma-realize man sana ng iba o di. Pero yon ang realidad. Kaya kung wala sila, mas marami ang kalat, nakatambak, mabahong hangin, di kaiga-igayang kapaligiran na sa ating masasaksihan sa araw-araw at rutin nating pamumuhay. Marami pa naman ang basura kahit sana man lang sa pagtatapon ng mga ito ay maging responsable na marami rin ang walang paki sa mga ibinasura nila. May iba na pwede pang ibenta sa junk shop kaysa itambak sa dump sites. Ang pinakamaganda at recommended time na pagkain ng prutas ay sa umaga habang wala pang ibang laman ang stomach o tiyan. Kapag kumain ng prutas na walang ibang laman ang tiyan, makukuha natin ang tamang nutrients na kayang ibigay ng prutas. Maiwasan ang problema sa digestion o panunaw, mapupuno ng enerhiya ang ating katawan, maaaring babawasan ang ating timbang. Gaganda pa ang pakiramdam at aura dahil na-absorb lahat ng katawan ang mga bitamina, fiber at iba pang sustansya para sa isang maayos na kalusugan. Maaaring pagsabay-sabayin o paghalu-haluin ang mga prutas sa kakainin. 3 to 4 na serving ng prutas ang kailangan kainin sa isang araw katumbas ito ng 2 to 1.5 cups ng prutas. Pagkatapos kumain ng prutas at nais na muling kumain ng panibagong pagkain, halimbawa ay agahan, makakabuti na maghintay muna ng 1 hanggang 2 oras matapos ang pagkain ng prutas bago muling kumain. Sa ganitong palugit kasi ay masisigurado na husto na ang pagpoproseso ng prutas sa loob ng katawan at nakuha na rin ng katawan ang tamang sustansya na kayang ibigay ng prutas. At para sa ingredients and exact measurement ng fresh fruit salad, ito ang mga kailangan naman nating ihanda kay NSLC. Hugasan lang natin lahat ng fruits, saka hiwain natin ang strawberry sa gitna na pahaba para sa presentasyon. Sa grapes naman, inalis na natin kanina sa pagkakumpol niya, di na natin pinakita kaya ganito na bale, kumbaga individualized na siya. Habang sa green apple, red delicious apple, pear, banana at pineapple ay hihiwain lang ng pa-bite size na piraso para tamang-tama, di na pipirasuhin pa ng kakain. Toxic kaya nun at need pa ng knife para mahati kundi talsikan yan sa tigas at lutong ng fruits. So sa red delicious apple, need natin ang 2 piraso, same thing sa peras.
habang sa saging 5 pieces ang kailangan natin. Sa pineapple, maliit lang ang kailangan. Pero itong nabili namin, nasa medium size, kaya half lang nilagay natin. Kundi, magiging pineapple salad yan instead of fruit salad sa dami ng pineapple na nilagay natin. Dapat, balance lang ang quantity ng fruits para balance din ang lasa ng fruit salad natin. Tapos, need din natin ng 1 can condensed milk na 300 ml, 2 pack of all-purpose cream, 250 ml per pack, at 1 pack original peeled cheese na 165 gram and cut into small cubes. Ang tamang oras ng palugit sa pagkain ng prutas ay depende sa kung anong klaseng pagkain ang naunang kainin bago ang prutas. Ang ibig sabihin nito ay kapag nais mong kumain ng prutas sa kalagitnaan ng araw, makabubuting orasan mo ang huli mong kainain. Halimbawa, kapag kumain ka ng kanin, pasta o burger na sinasabing mabigat sa tiyan, mainam na maghintay ng mahaba-habang oras bago sundan ng pagkain ng prutas. Hayaang matunaw munang maigi ang mga pagkain sa stomach sa loob ng 3 to 4 na oras. Kung hindi naman, mabigat ang kinain, halimbawa ay purong gulay o vegetable salad, maghintay pa rin ng matunaw muna ito sa tiyan bago sundan ng prutas. Pero sa mas maiksi-iksing oras lang, pwede na ang isa at kalahating oras. At sa normal na pagkain, hindi mabigat at hindi rin magaan, 2 oras ang pinakamainam na palugit bago isunod ang prutas. Kapag nauna naman ang prutas kainin, maghintay muna ng 1 oras at maaari nang kumain ng kasunod na meal. Ang prutas ay isang mahalagang pagkain na hindi dapat mawala sa dieta din ng mga bata. Sa katunayan, inirekomenda yon ng mga nutrionista at pediatriko na ang mga bulilit ay kailangan kumain ng 5 pirasong prutas sa 1 araw. Gayunpaman, sa maraming mga pagkakataon, mahirap makuha nilang kunin ang halagang iyon kung nais natin ito ay pira-piraso na ibahagi sa buong araw. Upang mapadali ang pagkonsumo ng lahat ng mga nirerekomendang prutas na paghahatid bawat araw, o maaari tayong gumamit ng mga recipe na masarap na siguradong magugustuhan ng pihikang panlasa ng mga chikiting tulad ng mga juice, smoothie, o natural na panghimagas na ihahanda na may sariwang prutas. Ang 1 fruit salad ay ang perpektong recipe para sa mga bata para magkaroon ng maraming servings ng prutas ng sabay-sabay. Maaari din nating ihalo ang prutas ayon sa kagustuhan ng mga bata. At ito rin ay isang simpleng recipe na matutulungan tayo nilang maghanda. Kung mayroon din tayong ilang mga tool na pambata sa kusina, tulad ng mga cookie cutter, halimbawa, ang mga bata ay magkakaroon ng 1 mahusay na oras nang walang panganib na mag-prepare ayon sa kanilang gusto at kasiyahan. Para naman sa prosedyo ng fresh fruit salad, ito naman ang ating susundin. Pagsamahin lang natin ang lahat na hiniwa isa-isa, bali start tayo sa apple, bali ang pinili namin itong ang red delicious apple, very enticing kasi ang color. At talagang maiinganyo tayong kumain. After nito, isunod na natin ang green apple. Again, maganda rin sa paningin at talagang masarap din kainin. Lalo may dating, syempre masarap ilahok sa salad. After nito, ito namang peras. Yellow naman siya at matamis na bili natin. Siyempre, titikman mo muna yan habang hinihiwa para may idea tayo
kung ano magiging resulta ng finished product. Isunod na rin natin ang saging. Dito naman sa saging, pinili natin islakatan na kung tawagin nila ay kalawangin kasi para sa amin siya yung pinakamatamis at may extra linandang na uri ng saging. Haluin lang dahan-dahan, saka ilagay na rin ang grapes, tinanggal na lang sa pagkakumpol, hinugasan at mabuti seedless ang aming napili para dito sa salad. Mas maganda kasi diretsyong kakainin, walang storbo, para mas fill ang kain ba, di ba ka ni MSTLC? Lagay na rin itong strawberries, matamis din siya, lalo pag sinawsaw sa asin. Naghalo ang tamis at medyo maalat-alat. Wow, champoy! No, jokes. At panghuli, itong pineapple. Ah, matamis. Hindi, maasim eh. Maasim itong nabili namin. Pero pwede na, makukuha na rin siya sa condensed milk. At pag pinagsama-sama yan, tatamis din yan. Haluin lang, saka ilagay na rin natin itong condensed milk. Haluin dahan-dahan para di madurog ang fruit, although fresh naman ito. Pag nahalo na mabuti, sunod na rin natin itong all-purpose cream. Dalawang pakang ginamit namin para mas malinamnam na fresh fruit salad. Ang dessert natin mamaya. I-add na rin natin itong cheese para di tayo maglagay ng salt at mag-blend ang creaminess at medyo alat nito sa ibang pang mixture. Sarap! Eh. Haluin lang din natin mabuti, dahan-dahan, saka ilagay mo na sa chiller. Huwag sa freezer ha, as in titigas to. Di na natin ma-enjoy. Sapat na lamig lang ang kailangan natin kay NSLC. At least 1 hour pwede na natin lantakan kasama ng Nersam triple lang half charap complete meal. It is part of my social responsibility and obligation as a health practitioner to impart basic and essential information about health, as I term this the health guide or gabay sa kalusugan. It is also my desire for my viewers and subscribers that we're not just focusing on sharing home talent in cooking, but the actual benefits of the food or certain ingredient we're about to showcase as well. Ang prutas ay importanteng bahagi ng diet. Ang totoo, ang pagkakaroon ng mataas na diet pagdating sa mga prutas ay inuugnay sa lahat ng mga benepisyo sa kalusugan. Kasama na ang impact sa health upang maiwasan na magkasakit ang isang tao. Ang concern lamang ay ang mga sugar contents ng mga prutas na nag-aalala na baka masobrahan na sa pagkain na magkaroon naman ng masamang epekto sa kalusugan. Ang tanong ay kung ilang serving lang ba dapat ng prutas ang kakanin sa isang araw para maging healthy? Posible ba na kumain ng maraming fruits lalo na kung seasonal lang ang paboritong prutas? Tandaan, ang prutas ay naglalaman ng mga importanteng nutrients na kailangan upang maging malusog. Kadalasan, ang isang prutas ay mayaman sa vitamin at mineral, kasama na ang vitamin C, folate at potassium na kulang sa maraming tao. Ang prutas din ay high in fiber na maraming benepisyo sa health na nagpapababa ng kolesterol, madaling magpabusog at para mapanatili ang tamang timbang. Ang prutas ay iba-iba ang amount ng nutrients gaya ng mineral, fiber at antioxidants. Kumain din ng iba't ibang klase ng prutas upang makuha ang lahat ng sustansya na kailangan ng individual. Lagi lang safe ang kumain ng prutas unless
kung mayroong intolerance o pinagbabawal ng doktor sa ilang uri ng fruits na limitado lang ang amount o piraso na lang ang dapat kainin. Thank you very much, KNSLC, for watching. Once more, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. And don't fail to hit the notification bell for the next video. Muli, ito po si Nurse Sam na nagsasabing, ang tunay lang hapcharap ay nasa pagkain tatak Pinoy na may pagmamahal. Bye-bye!